Nagsagawa ng isang linggong pangaral sa Barangay Kasinsin, Santa Maria, Laguna, ang mga Adventista mula sa Eastern Laguna District. Sa pangunguna ng Diyos at paglilingkod ng mga ipinalang misyonero, ang nasabing pangaral ay umakay sa mga tao upang tanggapin si Jesus at magbautismo. Alamin ang paraan ng kanilang ginamit sa pag-ebanghelyo sa Balitang May Pag-asa ni John Miguel Flora. Sa kabila man ng maraming pagsubok na dumating sa pangangaral sa Barangay Kasinsin, ay matagumpay pa rin na iraos ang Evangelistic Crusade na nagbunga ng 14 na mga kataong tumanggap sa Panginoon dito sa J. Santiago SDA Church, Santa Maria, Laguna. Sa tulong na ipinadala ng 1,000 Missionary Movement sa katauhan ni Sister Jolly B.F. Gregorio at Sister Angel Kay Mingilian, ay naging posible ang pagpapatuloy ng gawain sa lugar ng Kasinsin na nooy isang unentered territory ng Eastern Laguna District. Bagamat hindi naging madali sa mga misyonerong ito ang pagdadala ng pabalita ng kaligtasan, ang estilo ng friendship evangelism ang ginawa nilang paraan upang himukin na makinig ang mga tao roon gabi-gabi. Sa tulong ng Panginoong Diyos, kahit sa sobrang hirap po ng aming napagdaanan, nakakapagod, pero natapos po natin ang gawain doon po sa Barangay Kasinsin. Kahit po napakahirap ano. Super kasi yung ano, yung mga tao ay close-minded. Oo, close-minded pero, po sila na close din ang door nila. Pero nagpapasalamat pa rin kami sa Panginoon kasi may mga tao pa ding handang buksan ang kanilang pinto para tanggapin si Kristo sa kanilang buhay. Oh, yeah. So, ayun po yung nangyari ngayon na nagkaroon tayo ng pangangaral sa Kasinsin. Ito lang. So, 1 week po yun. Praise the Lord. At merong mga 8 tumanggap kay Kristo. Yan. At maraming salamat din po sa suporta ng buong distrito ng Eastern Laguna. Napaka yung suporta super supportive talaga sila. Lalong-lalo na po ang ating district pastor dito, si Pastor Ernel Garzula at ang kanyang asawa. So, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong mga panalangin at purihin po natin ang Panginoong Diyos. Nagsimula ang gabi-gabing crusade na may temang Buhay at Kalusugan kay Jesus mula noong September 3 to 8 sa pangunguna ni Pastor Michael Dalida, SCLC Communication Director na dinadaluhan ng higit 20 mga tagapakinig kasama ang District Pastor na si Pastor Ernel at Ma'am JL Garzula. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat bagaman ang ating gawain ay maikli lang, no, nakakatuwa sa puso na sa kabila po na talaga mga tao ay parang natikom sa kanilang sarili, may mga tao pa rin na ang Panginoon ay handang gamitin, handang tawagan para sa kanyang gawain. Ang 14 na mga nabautismuhan ay binubuo ng 6 mula sa Mabitak at 8 buhat sa Kasinsin at isa riyan si Sister Nerissa Mendoza na ibinahagi ang kanyang kwento ng pag-asa. Ano kasi nung unang-unang umatend ako, ano, talagang ang mensahe kasi nila sobrang malinis, maayos. At saka yung pag nagsasalita sila, dama mo siya. At saka yung sa mga awit, talagang ramdam mo yun na pumapasok sa'yo. Ramdam mo talaga siya na kalapit mo lang siya na parang hawak ka. Sa ngayon ay mayroong pulutong sa lugar na ito na kalaunan ay inaasahang maging isang organized church. Ating patuloy na ipanalangin ang mga bagong kapatid na ito upang makasama natin sa pagdating ng Panginoon. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Santa Maria, Laguna. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.